magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aninuna. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Wika niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay na naman siya ng iba pang talinhaga. Wika niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang simulan ang buong Sanlinggo ng paggawa sa pagsisimba, lalong-lalo na dito po sa pambansang Dambana ng ating poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang huling araw ng Hulyo at tuwing sumasapit ang last day of July sa kalendaryo ng simbahan, ito po yung pagkakataon upang ating gunitain at parangalan ang isa sa mga masasabi ho nating bayani ng pananampalataya, si San Ignacio de Loyola. Bayani ng pananampalataya dahil isa po siyang sundalo sa totoong buhay at hindi lang sundalo sa kanyang sibil na pamumuhay, kundi siya rin ay naging sundalo at kawan mismo ng Panginoong Hesukristo. Ang naging buhay po ni San Ignacio ay masasabi ho nating makulay at madugo. Sa isa sa kanyang mga pakikipagdigma, siya ho'y napuruhan, nasugatan. At dahil sa siya isang warrior, mandirigma na nasugatan, he has to retreat. Kailangan niyang magpagaling. Malubha ang kanyang tama. At matagal-tagal na gamutan ang kailangan niyang daanan. Para sa isang taong tulad ni Ignacio, nakawal, sundalo, mandirigma, it must have been a very boring life to be in a place of convalescence, nagpapagaling, walang magawa. At yun ho ang naging challenge sa kanya. Na kung dati ang buhay niya ay makapangyarihan, puno ng excitement, ng laban, bigla ho siyang tinumba, nagkasakit, nasugatan, at kailangang magpagaling. In his boredom, sa kanyang pagkabagot, wala siyang magawa. Wala siyang ibang magawa kundi kung ano na lang ang nandoon, yun na lang ang kanyang pinagkabalhan. It so happened
na ang kanyahong nadampot na babasahin ay ito hong aklat ni Thomas A. Kempis, The Imitation of Christ. No? Yan ho'y classic, Catholic classic literature. The Imitation of Christ by Thomas A. Kempis. Na nung nabasa niya ito, maraming nabuksan sa kanyang kaisipan, marami siyang napagtanto, para siyang binuhusan ng mainit na tubig at nagising sa katotohanan na ang tanang buhay niya pala simula noon hanggang sa siya'y nalugmok, natumba, nasugatan at wala nang ibang magawa, lumpo, ay nasayang. At doon niya napagtanto na kailangan niya ng magbalik loob sa Diyos. Dito po niya nabuo ang isang panalangin na napakalalim. Baka hindi ho tayo aware yun ng ating pambansang awit sa komunyon dati. No? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Yan ho'y hango sa panalangin ni San Ignacio. Napalitan na ho yan ng mga bagong awitin. No? Ngunit, in the original times, in the olden times, automatic ho yan, basta may misa at offertory. Kunin mo, O Diyos. The Prayer of Generosity of St. Ignatius of Loyola. Na maganda hong saliksikin natin dahil doon niya isinasalamin at isinasaad ang kanyang malaking pagkamulat sa katotohanan na marami siyang sinayang sa kanyang buhay. At ngayong napagtanto niya, nakilala niya ang Panginoon, panahon na upang ialay ang buo niyang isip, puso at kalooban, lahat ng nasa sa kanya sa Panginoon. That was his moment of conversion. Na, at dahil ho doon, talagang nagbago siya. Nung siya'y gumaling, nakabalik sa maayos na pangangatawan, hindi niya na binalikan ang pagiging sundalong mandirigma, kundi pinagsikapan niyang bumawi sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, at itatag, hikayati ng iba, sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa nabuo niya ang Kompanya de Jesus, the Society of Jesus, ang mga Jesuita. Na sa kasaysayan po ng simbahan, sila ho ang tinuturing na pinakamalaking institution, religious institution ng mga kaparian at mga kapatiran. In fact, our Pope, Pope Francis, is one of the Jesuits. Is a Jesuit. Isa ho siyang Jesuita. Si Cardinal Tagle, he was schooled in Ateneo de Loyola. Loyola School of Theology na nandun ho sa Ateneo. Ako ho'y nabigyan din ng pagkakataon na dun ho napadala. Nag-aral din kasama nila sa eskwelahan. Pero iba ho yung karunungan nila, no? Ngunit, ang napakaganda hong makita natin dito, maayon sa naging karanasan ni San Ignacio, ang pagkakalugmok niya, ang pagkakaudlot ng kanyang propesyon bilang isang sundalo at mandirigma, eh hindi naging kawalan, kundi ito pa ang naging daan upang makilala niya ang Panginoon. Kaya unang bagay na sana ho'y matandaan natin tuwing ating pinagdiriwang si San Ignacio, anumang pagkakalugmok o nawawala sa ating buhay na dati nating tinatamasa, sana'y siyang maglalapit sa atin at maghahatid sa atin sa Panginoon. Wala akong trabaho, Lord. Walang katahimikan sa bahay. Nagkasakit ako, Lord. Sisisihin pa ba natin siya? On the contrary, magpasalamat tayo, ginigising tayo ng Panginoon, tinatapik niya tayo, sinusubukan niyang pasukin ang ating abalang buhay upang maisip at mapagtanto natin, magising tayo sa katotohanan na may Diyos palang naghihintay. Kaya kung tayo man ho'y tulad ni San Ignacio ngayon, no? May nawawala sa buhay natin, walang swerte, walang tagumpay, walang linaw, walang sagot, walang pera, walang kagalingan, walang katahimikan.
Lahat pong ito na nawawala, naway maglapit sa atin sa Panginoon. Ikalawa, sa karanasan ni San Ignacio at sa kanyang pagtuturo bilang fundador, kanya hong iminulat sa kanyang mga kasamahan ang kaisipan ng Magis. Magis. Sabihin niyo, Magis. Magic sarap. Iba ho yung magic sarap. Magis. Ito ho'y Latin term, termino na ang ibig sabihin sa Ingles, more. Dagdagan mo pa. More. Magis. Well, pag sinabi ho nating magis, natural sa mabuting larangan, no? Sa magandang usapan, sa mabubuting paraan, na hindi tayo dapat makontento o masakto o mapanatag, makampante na okay na, sakto na tayo dyan, okay na yan, tama na yan, pwede na yan. Wala ho yan sa lengguwahe ni San Ignacio. Kaya nga ang sa kanya, magis, more. To complete that term, magis, meron ho siyang pinasikat at pinatanyag na statement, no? Na Latin ho, I hope di kayo mat-turn off. Kailangan ho nating marinig. Ad maiorem Dei gloriam. Ad maiorem Dei gloriam. For the greater glory of God. Pag nakakita ho kayo ng limang letrang yon, ad, AMDG. No? Apat ba? Lima. For the greater glory of God, ad maiorem Dei gloriam. Apat lang pala, sorry. No? Napasobra ho ako. So, ad maiorem Dei gloriam. AMDG. Yan ho'y nangangahulugan sa statement na pinasikat at pinanghawakan ni San Ignacio de Loyola, for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloriam. Sa saling Filipino, para sa higit na ikaluluwalhati ng Panginoon. Meron ho akong medyo napapansin sa television na to God be the glory. Eh, pag yan ho, medyo sulyap ng mga pahayag ng ating mga kapatid na Kristiyano, hindi Katoliko. Wala naman ng masama. To God be the glory. Pero let us not settle for less. Wag ho yun, no? Kasi kung tutusin, merong pang higit pa doon. At ito nga hong iminumungkahi, ipinapaalala sa atin ni San Ignacio, para sa higit na ikaluluwalhati ng Panginoon, for the greater glory of God. Ulitin nga ho ninyo, for the greater glory of God, para sa higit na ikaluluwalhati ng Panginoon. Higit pa, doon ho sa ating nakikita sa telebisyon mula sa ating mga Christian brothers and sisters, to God be the glory. No? Marami hong mga ganyan. Pagka narinig ka, nakakita kayo ng ganyan, ABS-CBN, MX3, yan ho'y mga kapatid nating Kristiyano, hindi Katoliko. Wala naman ng masama. Kaya lang, sasakto ba tayo dyan? Ang turo ho ni San Ignacio, huwag magkampante. Huwag masakto. More, magis, for the greater glory of God. At ikatlo, si San Ignacio po ang nagsikap na ilapit ang Diyos sa mga tao. Again din, pinagsikapan niya na ilapit ang tao sa Diyos. Sa katunayan, isa po sa kanyang mga kasamahan ang nagtangkang maging misyonero dito sa Asia, si Matteo Ricci sa China, na kanyang pangarap ni San Ignacio na ang kasuluk-sulukang bahagi ng mundo ay makakilala sa Panginoong Hesukristo, na umuugat sa kanyang pagkakilala nang siya'y nalugmok at nagkaroon ng sugat sa kanyang mga katawan. Na sana ito rin ho ang ating pagsisikapang gawin, na sa karangalan ni San Ignacio, aking pagsisikapang ipakilala ang Panginoon sa iba,
at ilapit ang iba papalapit sa Panginoon nang walang kapaguran at walang pagpapahinga. More, pag tayo'y napagod, kung tutusin, wala akong lugar ang kapaguran sa pagiging Katoliko at Kristiyano. Na tuwing tayo may ginawang mabuti, magandang tanungin, ano pa ang mas maganda kong magagawang mabuti? Ako'y nakapaglingkod na sa Panginoon, nagsimba na ako. Kontento na ba ako doon sa pagsisimba? What else can I do more for the greater glory of God? Ano pang magagawa ko para sa higit na ikaluluwalhati ng Panginoon? Nang sa gayon, tulad ni San Ignacio, ang buo nating isip, kaluluwa, lakas at katawan ay lahat maiaalay natin sa Kanya. Hingin po natin kay San Ignacio na sana sa ating paglalakbay sa buhay, matularan natin siya. Nakilalanin natin ang Panginoon sa iba't ibang yugto ng ating buhay, lalo tigit sa mga sandali ng kawalan at mga kasalatan. Laging hangarin ang makapaglingkod sa Diyos. Madagdagan ang kabutihang ating nagawa nang walang kapaguran at walang panghihinayang. At gayon din, ang maakay ang iba papalapit sa mahal na Poon at mailapit din ang mahal na Poon sa iba sa tulong at sa pamamagitan natin. Sa gayong paraan, di tayo nalalayo kay San Ignacio de Loyola sa pagiging maaasahang kawal ni Kristo noon at magpahanggang ngayon. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami.